Hello, Jolly People of the Philippines! Dahil ang tagal natin hindi gumawa, ipapahirapan muna natin yung sarili natin. So nag-decide akong gumawa ng parot. Mala tropical yung dating. Pero ang twist dito, yung ibang paggawa ng jelly cake or yung ibang method. Etong method na to, kailangan yung ating mga colored jelly cake ay nasa mainit lang para hindi siya tumigas. Para gawa na tayo, i-flex ko lang yung mga bagong tools ko, o diba? Nakaluwag-luwag sa buhay. So ito na po yung canvas. After na-chill ng 4 hours, ayan, hindi naman po siya ganun ka watery. Kasi may mga nagtatanong sa akin eh. Ayan, ilalapat na natin yung ating na-trace na bird. Kaso ayun, hindi masyadong kumapit, kaya kailangan ko muna siyang drawingan. Kailangan nating i-trace para yun, paghihiwain na natin, ayan yung ginagawa ko. Mapapadali ang ating buhay. So after nating i-trace-trace, tayo ay mag-scrape-scrape. Papansin nyo dyan, oh, yung very rough yung kanyang pinag-tracean. Ayan. Kung titignan natin na malapit, ganyan po siya. Ayan. Very rough. Kasi rough ng aking face char. Ang ginawa ko ay kailangan natin siyang pakinisin. Ayan. Medyo makinis naman na, diba? So, start na tayo mga dzai. Ito na ang katotohanan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nasa mainit lang na tubig para hindi siya tumigas. Timpla-timpla na tayo sa ating jelly solution. Huwag kayong mag-expect na maganda yung kakalabasan nito kasi unang gawa ko pa lang nagamit ang method na to. Walik yung feeling ko na parang first time ko talagang gumawa. Yan palang tools na yan ay pang peony. Dahil sa pagiging jelly artist, abay nagkaka-interest na rin po ako sa mga bulaklak. Super search ako ng mga top beautiful flowers in the world, o diba? Isang peony doon, pero the best talaga ang roses at tulips. According to Maring Google yan, ha? So, una kong ginawa, nilagyan ko pa ng mga bulaklak muna bago yung parrot. Dati kasi ang ginagawa ko ay yung una, yung main character. Kung napapansin nyo sa mga ginawa kong mga bear, ganyan, diba? Inuuna ko yon. So, baligtad rin naman natin ngayon. Tignan natin kung anong pagkakaiba. Alam nyo, mas messy ito sa dati kong ginagawa. Ang daming lumalabas na mga solution. Kailangan din dahan-dahan kang mag-push. Pero in fairness, maganda rin naman yung labas ng bulaklak niya. As in, nahirapan ako dyan, Zai. Kasi pag tusok ko, ay lumalabas ang kanyang solution. Yung karaniwang needle lang yung gamit ko dyan para sa mga maliliit na feather. Pero pag kailangan ko ng malalaking feather, ito ang aking gamit. Pag hindi mo siya pinasok ng medyo malalim, lumalabas talaga yung solution niya. So, kailangan medyo malalim tayong magtusok. Palalimin mo. At dahil parot siya, maraming kulay yung ginamit natin. May yellow at ito namang blue. Parang 1 week lang mahigit akong nawala eh. Nahirapan na ako. Ang dami kong kapalpakan talagang ginawa. Yung unang gawa ko nung bago ako dating, abay baligtad yung pagkalagay ko ng greetings mold. Ayun, hi, nako. Buti nagagawan ko pa ng paraan, pero ito talaga nahirapan ako, promises. Akala mo naman ang ganda, di ba? Nalagay ko na yung mata. In fairness naman dyan sa solution na ginagamit ko, pagkalagay mo, tumitigas na siya. Dati ko kasing ginagawa, pagka medyo malambot, ay talagang mag-i-spread yung color. So, yun naman yung kinaganda niyan. Eh, ang kaso, ang hirap talaga kasi kumakalat yung kulay kasi nga hindi natural yung gamit ko dyan. Naubusan kasi ako mga natural colors ko. Ang hirap maghanap. Hopefully makahanap na ako ng suppliers at pwede na rin ako mag-resell. So nilagyan ko na lang ng mga konting details kaya ayan, nadagdagan ng mga bulaklak ganun. O diba, akala mo finish na tayo dyan. Hindi pa tayo finish dyan. Pagkasilip ko ng design, hay nako, napakalabo ng mukha kasi nga paulit-ulit kong ginawa. Dahil nga hindi natural colors, eh madaling magkalat ang kulay. Mahirap na siyang alisin. Dumidikit na siya dun sa jelly canvas. So, inulit ko na naman yan. Same process lang. O tapos, akala ko tapos na, di ba? Ay, wala talagang katapusan na pag-uulit ang ginawa ko. Kailangan ko pang scrape na lang ulit para naman maging malinis. So, ayan, inulit ko na naman siguro mga 5 times kong inulit. Kaya kung naghahanap kayo yung mga dark colors, naku, mga jelly artist ang kawawa. Pagkatusok mo, maganda talaga yung labas. Pero siguro, pag nilagay mo na ng ref ng mga 4 na oras, ayan, medyo kumakalat na talaga yung kulay. So, sa ibang part naman, okay naman siya talaga yung bulaklak. Pero yung mukha lang talaga, medyo scary na siya kasi ilang ulit na yan. So, better luck next time. Gagawa na naman ako ng panibago, yung mas maganda na. Bye!